Amen. Meron akong tanong sa bawat isa. No, sabi dito, what are some small things that is something big about you? Okay, so ano yung mga maliliit na bagay na parang nagsasabi sa'yo na parang ang laki nito? Amen. Ang totoo, tayo mga tao, mahilig nating palakihin yung maliliit na bagay. Tama ba? Sinabi lang sa'yo, hindi mo kaya yan. Sa isip-isip mo, hala, baka hindi ko talaga kaya to. Amen ba? Sinabi sa'yo na parang hindi mo magagawa yan. Hindi ka makakagating dyan. Narinig mo lang yun. Pero pinalaki mo na agad. Amen? Narinig mo lang na sinabi sa'yo ng kaaway mo na eto ka, ganito yung ugali mo, gusto mo agad magkaroon ng malaking away, ng malaking gulo. Tama ba? So what are some small things that say something big about you? Bakit small, hindi big? Kasi totoo tayo napapalaki. Ang katunayan, church, ang mga bagay na hinaharap natin sa buhay, maliit lang yan. Feeling mo lang malaki. Sabi mo sa katabi mo, feeling mo lang malaki. Amen? So ano yung mga maliliit na bagay? Ito yung mga common problem ng Christian. No? Anong una? Family problem ba? Ayan? Mga bayarin? Problema nyo sa relasyon? O kaya naman, meron kang fear sa future mo. No? So ito yung parang kung titignan natin, parang maliit ba yan, Sister Dang? Eh parang sobrang big deal nga ng problema ko eh. Hindi mo ako naiintindihan. At gusto ko rin sabihin sa'yo na dapat maintindihan mo meron tayong malaking Diyos. Alam mo yung tingin mo, kasi ganito ha, kapag naintindihan mo na malaki si Lord sa buhay mo, yung mga problema na yan, liliit yan. Amen ba? At kapag lalo na pag matagal ka ng Christian, yung mga problema na dumadaan sa buhay mo, baliwala na sa'yo yan. Alam niyo kung bakit? Si mas malaki na yung pagtingin mo sa Diyos na meron ka. Pero kung hanggang ngayon, malaki pa rin yung pagtingin mo sa problema, baka maliit ang pagtingin mo sa Diyos. Amen? Sino naniniwala dito na may malaking plano ang Diyos sa buhay natin? Parang hina. Alam nyo ba, every time na magsasalita ka, nakikinig yun ang Diyos. At kung naniniwala ka, tiniklara mo na merong malaking plano ang Diyos sa'yo, mangyayari yun. Amen ba? Amen. Praise God. Ngayon, basahin natin sa Psalms chapter 145, verse 3. Sabay-sabay nating malakas na basahin. 1, 2, 3, go! Great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. Sabi mo sa katabi mo, malaki ang Diyos mo. Malaki. Alam niyo ba itong isa-share ko, itong mensahe, no? Kagabi ko pa ito pinag-pipray, no? Kahapon kasi nag-share ako sa YG, pero alam niyo, grabe yung ginawa ng Panginoon. Kasi talagang maraming mga kabataan ngayon na sobrang nalilito, nawawala ng pag-asa, ang dami mga hindrance, no? Para hindi nila i-pursue yung career nila. Parang ang laki ng problema nila. Pero nung tinanong ko sila, parang ang basic naman. Tama ba? Kasi minsan, ang totoo, ang liit ng tingin mo sa Diyos mo, ang liit ng tingin mong kaya niyang gawin sa buhay mo. Pero ang sabi dyan, great is the Lord. Ibig sabihin, dakila siya sa buhay natin. No? At kagabi, nagpe-pray ako, Lord, ano pang imemensahe ko? Ano pang word mo sa amin? Tapos alam niyo, alas tres na naman madaling araw, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Ganyan. Pero alam niyo, isa lang ang nilalaman ng heart, isa lang inilalagay ni Lord sa akin, sa puso ko, na meron siyang malaking gagawin. Alam niyo ba yung big church? Ano sabi niya? Big church. Ibig sabihin, malaking paghakbang. Malaking pananampalataya. Amen? Hindi na pwede na ngayon, may liit pa rin yung pagtingin mo sa kayang gawin ni Lord sa'yo. Amen? Ngayon, ang pag-uusapan natin, something big is about to happen. Sabi mo sa katabi mo, something big is about to happen. Sinong naniniwala dyan sumigaw ng amen? Why? Big church. Hahakbang tayo sa malaki. Ngayon, maintindihan mo na meron ding malaking bagay na inihahanda si Lord para sa'yo. Bakit? Kasi nandito ka sa church. Kabilang ka sa JTG Manila na malaki yung plano ng Diyos sa church na to. At dahil narito ka, malaki rin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen! So, bakit big? Bakit? Ano ba, Tidang? Ito pa rin ako eh. Parang aliit pa rin ng bahay namin. Hanggang 20. Maniwala ka na kaya kang bigyan ng Diyos ng malaki. Amen ba? Ang liit lang ng business ko, Sister Dang. Sabi mo sa sarili mo, maniniwala ako na merong malaking, mas malaki. Hindi pa yan yun.
Amen. Yung patotoo mo nung nakaraan, binalas ka ni Lord ng bagay na yung praise God, pero maniwala ka na meron pang mas malaki. Amen. Something big is about to happen. Mangyayari yon sa church natin. At mangyayari yon sa'yo. At mangyayari sa akin. Sinong naniniwala? Amen. Sa lahat ng naniniwala, maniwala kayo, darating yan. Isang araw, mag-aagawan tayo dito at magpapatotoo kung gaano kalaki yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Gusto mo ba yon? Amen. So, bakit yon? Bakit, babe, malaking mangyayari? Ito yung pag-uusapan natin, basahin natin dito. Kasi merong malaking plano, sige, pindot, malaking plano, the big plan or strategy for victory. Number two, the big plan to be taken. Number three, the big promise will be fulfilled, the sequel to victory. So, ang katunayan, merong malaking plano o malaking bagay na inihanda sa iyo ang Diyos. Amen po ba? Pero kailangan, bago magating mo yung malaking plano at makita ng dalawang mata mo, kailangan mong magplano ng malaki. The plan or strategy for victory. Ang church natin, naniniwala tayo na gagamitin tayo ng Diyos sa mas malawak, mas malaki. Kasi hindi tayo naniniwala na para lang tayo sa maliit. Tayo naniniwala para sa pangmalakihan. Amen? Kaya naman, malakihan din yung pagpaplano. Amen po ba? Nagpaplano tayo na lumipat ng big church. Ang tanong, kasama ka ba sa pagpaplano? Kasama ka ba sa strategy na gagawin papunta doon sa victory? Amen? Pangalawa, the big path to be taken. Merong malaking daan na inihanda ang Diyos na kailangan mong lakaran. At sa paglakad mo doon, kailangan mong maging malakas. Mamaya pag-uusapan natin, ano yung mga step na kailangan natin gawin papunta doon sa victory na yon. Amen. Number three, the big promise to be fulfilled. Ang katotohanan, mangyayari ang pangako ng Diyos. Sa lahat ng hahakbang, sa lahat ng sasama, sa lahat ng magpaplano, sa lahat ng lalakad, mangyayari yung pangako ng Diyos. Amen ba? Amen. Basa tayo. Okay, number one, medyo mahaba itong ano ah. Medyo mahaba yung babasahin natin mga Bible verse. Pero samahan niyo ako sa pagbabasa niyan. No? Kasi napakahalaga ng salita ng Diyos. Pwede bang salitan? Okay, para naman medyo magising-gising tayo. Number one, ako muna ah. 1, 2, 3, test next na kayo. 1, 2, 3, go. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lubabas o pumasok ang sinuman. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho. Minsan isang araw, loob ng 6 na araw. Next. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod, lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. At sinabi naman niya sa mga taong bayan, lumakad kayo, lumigit kayo sa lungsod at paunahin ninyo sa kaban ng tipan ni Yahweh ang mga sandatahang lalaki. Amen. So sa malaking planong gagawin ng Diyos sa ating church at sa buhay natin individual, kailangan mong sumama dun sa pagpaplano. Amen ba? Kailangan mong planuhin yung buhay mo papunta dun sa victory na kiniklaim mo. Amen ba? Kagaya ng lagi sinishare ng ating Pastor Blen na finish na eh. Kailangan humahakbang ka dahil alam mong pinagpala ka na. Habang hahakbang ka doon, meron kang plano. Anong plano mo para magtagumpay? Hindi pwedeng naniniwala kang magtatagumpay ka tapos same pa rin yung habit mo. Amen ba? And ano pa? Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan ko ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ang totoo, binigay na si Lord sa kamay mo yung katagumpayan.
nasa iyo na yan eh. Kailangan mo na lang paniwalaan, kailangan mong hakbangan, kailangan mong lumakad, kailangan mong magplano. Amen ba? For example, sa mga estudyante, naniniwala ka na kaya mong mag-excel dyan, naniniwala ka na kaya mong maging top 1 dyan, anong plano mo? Matulog maghapon? Anong plano mo? Mag-cellphone maghapon? So ang plano, ang strategy, mag-aral ka kahit mapuyat ka. Why? Kasi naniniwala ka na papunta ka sa victory. Amen ba? Number 2, bibilisan ko na, the big path to be taken. So, kanina, the big plan, ano yung malaking plano na ginagawa natin dito sa church? Isa doon sa malaking plano natin is humakbang sa big church project at lahat tayo ay may makiisa no, sa gagawin ng Diyos sa iglesyang ito at maging sa buhay natin individual, ano ba yung malaking planong hinahanda mo? Ano ba yung kiniklaim mo? Ano ba yung bagay na something na strategy na alam mo na pag ginawa mo yon, alam mong patungo ka sa katagumpayan. Number 2, the big path to be taken. Basahin ko lang nga. Tulad ng sinabi ni Jose, lumakad nga sa unahan ng kabanantipan ng 7 pari na may dalawang trumpeta at habang lumalakad ay hinipan nilang mga ito. Okay? Hindi ko na babasahin lahat. Pero kasi ang sabi dito, merong daan patungo sa katagumpayan. Tama ba? At kailangan mong hakbangan yon. I believe yung preaching kanina ni Pastor Mark, ang tawag doon, get up and go. So, kailangan mong lumakad talaga eh. Hindi pwedeng pabanjing-banjing ka lang. Hindi pwedeng, okay na ako dito. Hintayin ko na lang ibuhos sa Lord yung pagpapala. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang katunayan, binigay na ni Lord lahat ng paraan para magtagumpay. Ang kailangan mo na lang gawin, humakbang ka, lakaran mo yung path na kailangan mo lakaran, papunta sa katagumpayan. Alam niyo, totoo kaya minsan, hindi ka talaga, alam mo, ang tagal mo na sa church, ang dami mo nang ginawa para sa church, no, ang dami mo nang gawain natin na, pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakagating ang promised land sa family mo, yung promised land sa business mo, yung promised land sa personal mong buhay, kasi hindi mo talaga nilalakaran eh. Feeling mo lang nilalakaran mo kasi umati ka ng church. Tama ba? Pero totoo, wala ka doon sa pananampalataya na paglakad sa Diyos. Wala ka doon sa pagsunod doon sa daan na pinapapuntahan sa'yo ng Panginoon. Madali tayong madistract. Sinasabi ni Lord sa'yo, anak, ito yung daan, oh, papunta doon sa katagumpayan para sa pamilya mo. Pero ikaw, ang bilis mong madistract. Kaya lumiligo ka ulit, lumiligo ka ng ibang daan. Kaya tuloy, naliligaw ka. Sa'yo mo sa katabi mo, huwag kang maligaw. Kasi meron namang daan eh. Merong paraan ng Diyos para makapunta ka doon. Huwag yung sarili mong paraan. Minsan, ano totoo, sarili mo ng paraan eh. Kaya tuloy, hindi ka nakakapunta doon. Amen ba? Number 3. The big promise to be fulfilled. Okay. And the sequel to victory. Sabi dito, may pangako ang Diyos sa buhay natin at sa kay Josue, no, na sasakupin nila yung bayan na yon, no, at mangyayari yon. Ganon din sa buhay natin at sa ating church. Sino naniniwala na kahit parang hindi mo pa ma-imagine, hindi mo makita na mayroong malaking plano sa iyo si Lord, alam mo na papunta ka doon. Amen! Mangyayari yon. Kaya naman, lakihan mo. Sabi mo sa katabi mo, lakihan mo. Lakihan mo yung paghakbang mo. Lakihan mo yung paniniwala mo. Lakihan mo yung pananampalataya mo na kaya mo rin maging part ng big church. Amen ba? Gaya nung sinabi ng ate Pastora Manel, ako nag-pledge kasi ako 25,000. Hindi ko alam saan kukunin yon. Wala akong allowance ng 3 months. Nanampalataya lang ako kasi gusto ko makasama sa plano ng Diyos. Gusto ko makasama doon sa daan papunta sa victory. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba sumama? Sabihin mo sa kanya, maniwala ka. Manampalataya ka lang. Faith lang yun eh. Amen? Pero dahil naniniwala ka na merong malaking plano ang Diyos sa church na to at hindi lang sa church na to, maging sa'yo. Hakbangan mo lang. Makikita mo, ibubuhos ni Lord ang pagpapala na halos walang mapaglagyan. Amen ba? Eh, naginig yun lang yan. Nagkabenta ako ng pangalawa. Sabi ko, overflowing. Hindi mo alam saan mo ilalagay. Amen? Bakit? Kasi naniwala ka lang eh. Kapag ka kasi merong plano si Lord,
sa buhay mo at alam mong maganda yon, hakbangan mo lang. Maniwala ka lang. Sumama ka sa plano. May plano ang church na malaki. Sumama ka. Pagka kasi hindi ka sumama sa plano, sa tingin mo makakapasok ka doon sa promised land? Hindi. Pag hindi mo nilaki, ang laki kasi ang faith ng church natin eh. We believe na magkakagawa tayo ng sarili nating building. Yan ang vision ng ating pasto. Sino naniniwala? Sinong sasama sa plano? Sinong hahakbang ng malaki? Alam nyo, pag naginip lang ni Lord yung covenant mo sa kanya, na Lord, gusto ko sumama sa plano. Ito yung faith ko, Lord. Gagawin ko to kahit parang ang hirap. Maniwala ka, ibibigay sa'yo ng Diyos. Kung ginawa niya sa akin, kung ginawa niya sa iba, sa'yo gagawin din ng Diyos. Hakbangan mo lang. Hakbangan mo lang. Sabi mo sa katabi mo, hakbangan mo lang. Maniwala ka lang. Kasi ako naniniwala lang ako. Kasi sa totoo lang, minsan, kung titignan mo parang imposible, parang paano, Lord? Saan man gagaling yung blessing? Pero alam mo, kung nasan ka ngayon, kung anong ginagawa mo ngayon, do your best. Bakit? Kasi instrumento yan ng Diyos para pagpalain ka ng lubos. Kasi ang puso mo, gusto mong makasama doon sa paraan, sa plano, para magtagumpay. Amen? Again, the big promise to be fulfilled, mangyayari yan. At yung pangako ng Diyos sa JTG Manila Church, mangyayari yon. Ang tanong, kasama ka ba? Amen? Sumama tayong lahat. Amen? Magdali kasi sabihin, kasama naman po ako, nandito lang po ako, hindi man ako financial makapagbigay, hindi man ako, ano, pero by prayer, yes, pagpapalain ka pa rin ng Panginoon, in spiritual, sa lahat ng aspeto, no? Pero, you know in yourself, na in your spirit, no, baka malayo ka. Sabi sa katabi mo, huwag kang malayo. Pag mayroong pinagagawa ang Diyos, hakbangan mo lang ng malaki. Hindi na tayo para sa pananampalatayang maliit lang. Dapat ngayon, mas lalakihan mo pa. Yeah. Hindi ito sa kaya mo lang o kakayanin, kundi sa hindi mo kaya. Why? Kasi kaya ng Diyos. Kung titignan natin, parang kaya pa ni Lord na palipatin tayo, bigyan tayo ng malaking building, sabi ko sa inyo, kaya ni Lord. Ngayon, nakakalungkot lang kung gagawin ng Diyos yun, hindi ka kasama sa plano. Hindi ka kasama sa paghakbang ng malaki. Kailangan kasama tayo. Huwag kang papayag. Sabi mo ko sa takapin mo, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Alam nyo, sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Kahit maliit na paghakba, kahit na maliit na pagiging pagtinong plano, gawin mo. Kung ano yung kaya mong gawing the best, makisama ka, sabi mo, sumama ka. Kasi sabihin ko sa'yo, ha, kung hindi ka kasama doon sa paghakbang, sa pagsasamba sa Panginoon, patungo doon sa magandang plano ni Lord sa church na to at maging sa personal mo buhay, makikita mo pero hindi mo makaranasan. Amen. Sino dito gustong makaranasan? Amen. Next. Our big step toward to a big plan of God for us. Ano yung malaking hakbang na kailangan natin gawin sa malaking plano ng Diyos sa buhay natin? Amen. Sabi nyo kanina, naniniwala kayo na may malaking hinanda ang Diyos sa buhay nyo. No? Ngayon, ano yung malaking hakbang na dapat mong gawin? Number one, humanda ka. Sabi mo sa katabi, humanda ka. Humanda ka. Sabi dito, continue earnestly in prayer, being vigilant in with it, thanksgiving. Maraming bagay kang dapat ihanda. Sabi sa katabi, maraming bagay na dapat kang ihanda. Amen. Ang tanong, may hinahanda ka ba? Hinahanda mo ba yung puso mo sa malaking blessing na ibibigay sa'yo ni Lord? Minsan ang totoo kaya hindi binibigay ni Lord kasi hindi ka handa eh. Tama ba? Overflow yung blessing ni Lord pero ilalagyan mo konti. Hindi ka handa sa malaking blessing. Tama? Ang daming pinadadala ni Lord na mga tao dito pero hindi ka equipped, hindi ka handa to win people. No, hindi ka handa sa pagmamahal para sa mga tao, hindi mangyayari sa iyo yung victory. Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Joshua 1 chapter 1 verse 9, ito yung unang sinabi ng Panginoon kay Joshua. Sabi dito, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang iyong lingkod ko si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel.
at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupang ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng lupaing magagating. Alam niyo, ilang beses inulit ni Lord kay Josue na binigay na sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, ilang ulit nang sinasabi sa inyo, Lord, binigay ko na sa iyo. Binigay ko na sa iyo. Ano pang inihigay mo? Ano pang problema, nak? Ano pang bagay na kinatatakutan mo? Ano pa yung dahilan mo? Binigay ko na sa iyo. Alam niyo, kaya hindi mo natatanggap talaga kasi hindi ka handa. Hindi mo hindi handa yung puso mo. Teka lang ha, wait lang. Hindi handa yung puso mo. Hindi handa yung isip mo. Amen? Alam niyo, naalala ko nung ano, kasi 3 months ako sa Alveo. So, nang overwhelmed kasi ako sa answer, sa ano, tinugon na panalangin sa akin ng Panginoon. Every morning, may maning ako mula Manila hanggang BGC, naghahanda ako. Hinahanda ko yung sarili ko, hinahanda ko yung isip ko, hinahanda ko yung mga kailangan ko gawin, yung mga flyers ko. Kasi naniniwala ako na makakabenta ako. Hinahanda ko yung sarili ko, hinahanda ko yung sarili ko sa victory. So kailangan tayo, handa tayo. Hindi pwedeng naniniwala ka na palalayain ka ni Lord sa kasalanan, pero hindi ka handa sa mga sundagating, o kaya naman nandun ka sa lugar kung saan ka natutokso. O kaya naman hindi handa yung pananampalataya mo, hindi handa yung Word of God sa buhay mo. So, hindi pwedeng ganun. Amen? Kailangan lagi kang handa. Sabi ko sa katabi mo, dapat laging handa. Ihanda ni Lord yung puso mo. At the same time, ihanda mo rin yung sarili mo. Amen? Gustong maging doktora, pero kasi hindi mo inahanda yung ano mo, yung lakas mo, yung energy mo, ginagamit mo sa ibang bagay. Tama ba? Imbis na gamitin mo para sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi ka handa. Kaya tuloy hindi ka nagtatagumpay. Sabi mo, humanda ka. Amen? Kailangan yung big step para sa big blessing and plan, malaking paghanda. Hindi pwedeng maliit lang na paghahanda, ah. Hindi pwedeng maliit na lakas lang. Hindi pwedeng maliit na faith lang. Kailangan malaki. Kailangan handa ka sa malaki. Ang church natin, we believe, handa to sa malaking paggamit ng Diyos. And sa mga huling panahon, gagamitin ng Diyos ang church na ito sa great revival, great restoration. And we believe, inahanda tayo ni Lord. Amen ba? Kaya naman humanda ka din. Hindi pwedeng matampuhin ka pa rin. Hindi pwedeng mabilis ka masaktan kasi sobrang dami na nating taong aabutin. Tapos matampuhin ka pa rin. Gusto mo pa rin sasayo ang attention. Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Amen. Marami pwedeng gamitin, hindi lang ikaw. Kaya dapat ang puso mo handa talaga eh. Dapat talaga handa kang magpakumbaba, handa kang umabot, handa kang sumunod. Kasi papunta tayo sa greatness. Amen. Next, magpakatatag ka. Sabi ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka lang. Tatagan mo lang. Sabi, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Nasaan ka man, kasama mo ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Bawat araw hawak niya. May kantang yun eh, favorite ko yun eh. Bawat, ayoko na kumanta. Bawat araw natin, hawak ng Diyos. Kailangan mo lang magpakatatag. Kasi ang problema, sabi nga natin kanina, minsan pinalalaki mo lang eh. Maliit lang yan. Kailangan mo lang gawin, pag dumarating ang problema, lagi ka magpakatatag. Lagi ka maging handa. Maging handa ka sa sasabihin mo sa demonyo. Alam nyo ba, after ko makabenta, ang daming, kasi after victory, meron pa rin battle eh, tama ba? Ang daming nilalagay na doubt sa isip ko. So, pagka na-stress ako after ko makabenta ng first and second benta, parang ako, sabi ko, Lord, hindi ito yung hindi ako to. Bakit ako panghihina? Bakit ako magda-doubt? Eh, tinugon mo na ako eh. Hinanda ko yung puso ko doon kasi I believe na pag dumating ang blessing, marami pa rin problema, marami pa rin mga doubt, no? Marami pa rin mga bagay nagugulo sa'yo. Pero huwag kang matakot. I mean, kasi balikan mo lang yung unang ginawa sa'yo ng Diyos. Hindi, Lord, pinalaya mo na ako eh. Hindi, Lord, binless mo na ako eh. May patotoo nga ako dito eh. Bakit ako mag-aalala? Amen? Joshua 1 verse 5 to 6. Sabi ito, wala makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng papatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan, hindi pababayaan, magpakatatag ka.
Sabi ni Lord sa'yo, anak, magpakatatag ka lang. Papunta ka sa victory. Malaki ang plano ko sa'yo. Kailangan mong tatagan sa daan na nadadaanan mo. Lakasan mo yung loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila. Ito kasi reminder ni Lord kay Joshua bago sila pumasok doon sa promised land. Niremind na siya ni Lord. Amen. And I believe maraming reminder na rin tayo natanggap, maraming mga encouragement na rin, no? Pero minsan, ang hirap rin talagang dumating sa'yo ang blessing kasi talagang hindi mo pinakikinggan si Lord eh. Sabi nga, di ba, the power of listening. Minsan sa totoo problema, ikaw lang. Problema mo lang yan eh. Huwag mo isisi sa ibang tao. Eh, may problema mo bakit hanggang ngayon ganyan ka? Kasi yung totoo, di ka nakikinig eh. Hindi ka nagiging matatag. Next, our big step, huwag kang susuway. Amen? Our next big step, huwag ka nang sumuway ngayon. By this time, kung ikaw pasaway ka, huwag ka nang sumuway. Amen? Huwag ka susuway sa Diyos, baka kasi hindi ka na makarating sa malaking plano sa'yo ng Panginoon. Imagine nyo, kung sinuway ni Joshua, ni Josue, yung inutos, yung instruction sa kanya ng Diyos, sa tingin nyo, darating siya doon sa, ano, great promise. Hindi, no? So kung tayo, minsan kasi talata tayo, pasaway tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Pag sinabi ng pastor mo, pumunta ka dito sa kanan, huwag kang kakaliwa. Pag sinabi ng pastor mo, magputi ka, huwag kang mag-iitim. Pasaway ka eh. Amen ba? Amen ba? No? Hindi ako galit ha. Ito kasi ang totoo. Pag pasaway tayo sa sinasabi ng Diyos sa buhay natin, wala. Tatagal. O baka mawala ka. So pag sinabi ni Lord sa'yo, anak, eto pa, no? Nung ako ay nasa Alveo, kung naging pasaway ako, sabi nga ng manager ko, tinatanong ko kasi sa manager ko, ma'am, ano ba yung dahilan ba't hindi ako makabenta? Pasaway ba ako? Lord, matigas pa yung ulo ko. Correct mo naman ako kasi gusto kong makabenta eh. Gusto kong mag-glorify si Lord sa buhay ko. Hindi pwede nandito ako tapos hindi ko mag-glorify si Lord. Baka pasaway ako, ma'am. Tingin mo lang. Kung tingin mo pasaway ako, ayos, sabihin mo sa akin, ano, babaguhin ko. Ganun ba tayo kay Lord? Pagka napapansin mo parang sobrang dayang pagsubok, tanongin mo yung sarili mo, pasaway kaya ako kay Lord? Ano kaya yung nasusuway ko? Baka naman may mga bagay ako nagagawa na parang hindi naman pinagagawa ng Diyos, pero ginagawa ko. Tama ba? So huwag kang pasaway. Sabi dito, Joshua chapter 1 verse 7, basta't magpakatatag ka at nakasan mo ang iyong loob, sundi mo mabuti ang buong utos na kautusan, ibinigay sa iyo ni Moises, huwag kang susuway, sabi ni Lord kay Joshua, sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka, saan ka man magpunta. Alam niyo, sa lahat ng pasaway, hindi nagtatagumpay. Di ba pagpasaway ka sa trabaho? Tama ba? Pagpasaway ka sa school, pagpasaway ka sa magulang mo, hindi matutuway magulang mo sa'yo. So ang big step mo, this time, hindi na ako magiging pasaway. Amen? Hindi na ako magiging pasaway sa leader ko. Hindi na ako magiging pasaway sa mga pastor ko. Hindi na ako kabigatan ng mga pastor ko. Yun yung big step na gustong gawin ni Lord mo at ako. Amen? Next, our big step, basahin ang salita ng Diyos. So, ay, naku man, sister, ng basic. Alam ko na yan eh. O talaga, alam mo na. Sige nga. Sige nga, discuss mo nga mula Genesis hanggang Exodus. Hindi. Alam nyo, kaya sinabi yan ni Lord kay Joshua, kasi sa daan patungong katagumpayan, maraming tukso. Maraming magsasabi sa'yo na hindi mo kaya yan, hindi kayo makakapasok dyan, hindi ka magiging architect, hindi ka magiging police, hindi mo kaya yan. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Totoo yun. Sabi mo sa katabi mo, totoo yun. Kailangan mong malaman yung totoong salita ni Lord na kahit ang daming problemang darating sa buhay mo, dahil alam mong merong malaking bagay na inihanda sa'yo ang Diyos, dapat mong basahin ang salita ng Diyos. Kung sa tingin mo nagbabasa ka na, okay, nagbabasa naman ako, okay na ako, nandun na ako, papunta na ako sa victory. Baka nagbabasa ka lang, pero hindi mo talaga inuunawa. So by this time, basahin mo, unawain mo, ano pa, sundin mo. Hindi pwedeng babasahin mo lang. Kaya tayo hindi nakakapunta sa big breakthrough. Kasi ang totoo, may ginagawa na si Lord sa church natin. At may gagawin si Lord sa inyo, sa atin.
Di ba ang sarap na pinagpapala ni Lord ang church, tapos pinagpapala ka rin? Kasi ang katunayan, ang blessing ay nag-overflow, ay dumadalo yan sa buhay ng bawat isa. Hindi pwede na binibless ang church, tapos ikaw, lugmok ka pa din. Baka may mali sa'yo. Baka may mga bagay na hindi mo nagagawa. Saka ito, basic, baka hindi mo ito nagagawa. Tama ba? Kasi magtatanong ka, Lord, bakit sila? Ano, grabe na yung maturity, grabe mo nang ginagamit, grabe na yung blessing. Bakit ako ganito pa rin? Baka kasi may mali sa'yo. Baka may hindi ka handa. Baka hindi ka nagbabasa ng salita talaga ng Diyos. Masabi lang na nag-devotion ka. Minsan ba ganun kayo? O ako lang yun. Minsan kasi magbabasa lang ako. Okay, Lord, nag-devotion ako, pero wala lang. Tulog na ako. Okay na ako. Sabi mo sa katabi mo, ganun. Dapat kapag ka nakipag-usap ka sa Diyos, respetuhin mo siya. Sabi mo, respetuhin mo ang Diyos. Respetuhin mo si Lord. Kaya minsan talaga, no, magulo ang buhay mo. Kahit sabi mo, nagde-devotion naman ako, ba't magulo pa ngayon yung buhay ko? Baka kasi hindi mo sineseryoso. Amen? Kasi si Lord seryoso sa malaking blessing sa'yo eh. Ang tanong, seryoso ka ba? Malaki yung plano niya sa'yo. Ang tanong, malaki ba yung paraan mo? Malaki ba yung paghakbang mo? Malaki ba yung pananampalataya mo? Okay, Joshua 1 chapter 8. Malapit na matapos. No? So ayan, huwag mo kaliligtaan daw basahin ang aklat ng buhay. Sinabi yan ni Jose kay Lord. No, yun yung hakbang na kailangan niyang gawin papunta doon sa promised land. Okay? Next, huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa. Sabi mo sa atin, huwag kang matatakot. Alam niyo ang fear, hindi galing kay Lord yan. Minsan galing lang din sa'yo. Natatakot ka kasi feel mo hindi mo kaya. Alam niyo kung natakot ako sa Alveo? Kasi pag seller ka kasi, dapat malakas loob mo eh. Hindi kayong pwedeng iyakin, tapos matampuhin, tapos madamdamin. Hindi pwedeng ganun pag seller. Dapat malakas yung loob mo. Dapat hindi ka nahihiya. So habi ko, hindi ako matatakot. Kasama ko si Lord. Makakabenta rin ako. Amen ba? Hindi dahil nagmamalaki ka, kundi dahil malakas. Malaki yung confident mo na meron kang malaking Diyos at meron kang kasama. Amen! Huwag kang matakot. Kung meron pinahakbangan sa'yo si Lord, hakbangan mo lang. Huwag kang matatakot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Joshua chapter 1 verse 9. Sabi dyan yung highlight lang, huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Sinabi ni Lord dyan kay Joshua. So, kasi itong mga reminder ni Lord kay Joshua patungo doon sa malaking plano ng Diyos sa kanya. Kung hindi niya ginawa yon, hindi niya matatanggap yung malaking blessing, yung malaking katagumpayan na yon. At ngayon, we believe na ang church natin lumalakad sa kalakasan. Tayo ay may kumpiyansa na tayo'y palalaguin ng Diyos. No? Kaya naman, hindi natatakot ang church. Hindi ka rin dapat matakot. Kasi malaki yung Diyos mo eh. Amen. Next. Lapit na. Our next big step, great worship. Sabi mo, great. Great worship. Sabi doon, walang tigil silang sumasamba. Sabi dito, Joshua chapter 6 verse 4 to 7, tayo natin naka-highlights. Pagkarinig ninyo na isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na suisigaw. Walang hanggang pagpupuri. Naalala ko ulit. No? Kasi alam nyo, naalala ko yung paraan ng Diyos sa akin bago mangyari sa akin yung victory eh, sa work ko. Every morning, napupunta ako sa trabaho, mula bahay trabaho, nag-worship ako, Lord, I praise you. Lord, every day yun. Every day ako sumasamba. Why? Kasi naniniwala ako na magtatagumpay ako. So, great worship. Yung next big step mo para sa big blessing ni Lord sa'yo, huwag kang titigil sumamba sa Diyos. Kahit no sitwasyon ng buhay mo, kahit lugmok na lugmok ka na, kahit ubos ka na, lakihan mo yung pagsamba mo sa Diyos. Why? Kasi malaki rin yung blessing na naghihintay sa'yo. Amen. Ano pa? Malaking pananampalataya. Sabi mo, lakihan mo naman. Kung yung maliit na seed nga nakakapag-move ng mountain, eh, paano kung pang lumaki pa yung faith mo? Eh di mas malaking blessing. Eh, mountain yun, malaki na yun eh. Eh, kung mas malaki pa doon kaysa doon sa seed na yun, ilang mountain kaya yung mamamove mo? Tama ba? Sabi mo, lakihan mo naman yung faith mo.
Alam niyo, sobrang buti ng Diyos sa church na to, kasi malaki yung faith ng church na to. At sabihin mo sa sarili mo, lalakihan ko din. Kasi ang totoo lang, si Lord, kumikilos siya ayon sa pinaniniwalaan mo. Sabi yun ng Bible, kung hindi ka naniniwala, magiging engineer ka or architect ka, hindi nga mangyayari yun. Pero nagtugo kasi ako sa YG, maniwala ka lang. Kayang isupply ni Lord, kayang gawin ni Lord sa'yo yan, i-pursue mo lang. Maniwala ka, kasi wala namang bagay na hindi mahirap sa Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang ibigay. Kasi great siya. Malaki siya. Unsearchable yung kapangyarihan niya. So bakit mo nilimitahan si Lord sa mga problemang simple lang na feeling mo hindi mo kayang i-pursue yun? Feeling mo hindi mo kayang maging ganun? Sabihan mo, our next big step, malaking pananampalataya. Hindi ka na para sa maliit lang. Amen? Kung gusto mo ng business, yes, sisimula mo sa maliit, pero ang pananampalataya mo dyan, lalakihan ng Diyos. Amen? Lalakihan ni Lord lahat sa buhay mo. Amen. Next verse. Hindi. Punta tayo doon sa ano, Mateo chapter 15. Balik ka doon. 21 to 28. Sinapul ko lang itong verse na ito, hindi ko nababasahin. Pero ito yung babae na kung saan, sabi niya kay Jesus Christ, tulungan niyo po ako, no? Kasi yung anak ko, yung anak niya may sakit, no? Pero hindi siya inaano ng Panginoon nung time na yan, no? Walang word na sinabi si Jesus sa kanya, no? At pinagtatapuyan siya ng mga ibang mga alagad. Pero alam niyo, yung nanay na yan, kapag ka kasi ang isang nanay, yung anak niya may sakit, di ba lahat ng paraan gagawin yan? Tama ba? Lahat ng paraan gagawin niya para gumaling yung anak niya. Kaya naman sabi niyo, grabe yung faith niya eh. Anong sabi niya? Tulungan po na niyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sabi nung nanay, totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kaninang Panginoon, tugo ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Minsan parang walang pag-asa. Minsan feeling mo hindi ka naririnig ni Lord. Minsan feeling mo parang yung pag-iyak mo wala lang kasi wala kang marinig na boses galing sa Diyos. Pero huwag kang titigil. Tanungin mo si Lord, ano pa bang pananampalataya kailangan ko gawin? Ano pa bang paniniwala kailangan ko gawin? Kasi naniniwala talaga ako eh. Napalalayain mo ko eh. Naniniwala talaga ako na pagpapalain mo ko eh. Lakihan mo lang. Amen? Kasi malaki yung plano ni Lord eh. Okay. Isaiah chapter 41 verse 19, for I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? Sabi dito, merong malaki at magandang bagong gagawin si Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi mo pa ba nakikita? Minsan kasi hindi mo makita, no? Kasi ang laki-laki ng problema sa buhay mo, ang laki-laki ng mga pinoproblema mo, ang laki-laki ng mga iniisip mo. Tama? Pero sabi ni Lord, tignan mo, meron na akong ginagawa. Alam niyo, totoo, si Lord, minsan nangungusap niya sa sitwasyon ng buhay mo eh. Tignan mo lang, Lord, eto, problema ko. Lagi mo tignan, pag may problema ka, kabaliktangan nun, katagumpayan. At ang totoo, hindi ka para doon sa problema na yun. Para ka doon sa kabaliktangan nun, sa katagumpayan. Amen? Makita mo yun. Huwag mo makita yung problema. Okay? Talon tayo doon sa Deuteronomy chapter 1 verse 11. Sabi nito, says, may the Lord, the God of your father, increase you 1,000 times and bless you as He has promised. Ang Diyos na dakila daw ay i-increase ka, pangako niya yon. At i-bless ka niya daw 1,000 times. Sabi mo, 1,000 times. Sabi mo, ay grabe. Grabe naman yung Lord. Hindi natin kayang maunawaan yung kayang ibigay at kung gaano kalaki yung inihanda ng Diyos sa'yo. Ang kailangan mo lang, humakbang ka ng malaki. Humanda ka, sumama ka sa plano, magplano ka, iplano mo sa sarili mo, patungo ka doon. Amen? Last two verse, Luke chapter 1 verse 49, ito yung mga verse na ito na nagsasabi na dakila ang Diyos. No, na kailangan maunawaan mo ng spirito mo na dakila siya. Amen? Luke 49, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Dakila
yung bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Kasi yung buhay nga ni Jesus Christ eh, na binigay sa iyo, malaki yun. Great yun. Ibinigay niya sa iyo yun. At maniwala ka, malaki rin yung kalayaan, malaki yung pagpapala, malaki yung kalakasan na binigay niya rin sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Last verse. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with shouts of joy. Then said among the nation, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, hindi gusto ni Lord na lagi kang malungkot. Gusto ni Lord lagi kang masaya. Kahit wala, kahit ang daming problema, masaya ka dapat. Bakit? Kasi alam mo na malaki ang inihandang bagay at ibinigay na sa'yo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord, tayo lahat ay tumayo. Something big is about to happen. Maniwala ka. Amen. Maniwala ka na malaki yung ibibigay ng Diyos sa pamilya mo. Maniwala ka na malaki yung pagpapalang tatanggapin mo. Hindi ka para sa maliit. Ang church natin hindi para sa maliit. Kaya naman malaki. Malaki ang paghakbang ng church. Lakihan mo rin yung hakbang mo. Amen. Lakihan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ipag-pray mo kay Lord. Lord, ano ba yung malaking bagay na parang humahatang sa akin, na parang maliit naman pero parang ang laki-laki sa harapan ko. Lord, alisin mo ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na sa maliliit na problema ng buhay namin, mas higit kang mas malaki. Dahil, Lord, meron kang malaking bagay na gagawin. May malawak kang bagay na gagawin. Gagamitin mo kami ng malawak, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Sige, patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. So, pumanalangin, Lord. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon. Dahil ang katunayan, Lord, kami ay tagumpay na. Meron kaming dakila, malaking Diyos sa buhay namin na kailangan namin maniwala na meron kang malaking gagawin sa church na ito, sa buhay ng bawat isa. Ayaw namin, Panginoon, na maiwang kami sa malaking bagay na gagawin mo at paggamit mo sa church na ito, Panginoon. I pray, Lord, lahat ng mga narito, O God, ay makasama, Panginoon, sa hilera ng katagumpayan. Panginoon, lahat kami makakaranas ng kalakasan. Lahat kami, Panginoon, makakaranas ng katagumpayan, Panginoon, na parang wala, pero Lord, magkakaroon. Na parang alin, pero Lord, malalakihin mo, Panginoon. Something big is about to happen, sabi ng Diyos sa buhay mo. May malaki siyang gagawin sa'yo. Amen. Yung patutuo mo noon, hindi pa